Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 785, Life Restricted Area. Ito, maaaring ito talaga. Sa pamamagitan ng karangkahan ng anteng-anteng, tiningnan nila ang natatakpan ng lumot, natatakpan ng baging na mga batong pader, ang luntiang kagubatan, at ang napakalalim na lambak sa ibaba. Si Song Yufeng, by Hua Ferry, ang 7 Grand Elders ng Flower Valley, ang 8 Guardian Generals ng Dragon Gate, at ang malalakas na cultivator ng Mount Wu, ang mga taong ito na maraming beses nang pumasok sa Fallen Goose Valley noon, ay nagulat lahat. Pumasok na tayo, kapag nandito na tayo, hindi na nila tayo mahahanap. Sa isang paglukso, si Xinju ay namuna at humakbang papasok sa gate. Nang makita ito, lahat ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago sunod-sunod na nagmamadaling pumasok sa gate. Nang ang huling tao ay pumasok sa tarangkahan, ang runic gate ay nagsimulang umikot muli, dumiliit ng lumiit hanggang sa tuluyang mawala, bumalik sa disyerto na dati. Ito, maaaring ang disyerto sa labas ay pisikal na hadlang lamang. Hinaharang ang pasukan ng Fallen Goose Valley. Sa Fallen Goose Valley, lahat ay nakatayo sa himpapawid, nakatingala, nakikita nila ang asul na langit at puting ulap. Pagtingin sa ibaba, ito ay isang napakalalim, malawak na kanyon tulad ng ibang mundo. Sa paglipad, hindi sila makagalaw kahit kalahating hakbang, isang hindi nakikitang harang ang nakaharang sa kanila, halatang harang ang tumakip sa lugar na ito. Tunit sa paglipad pababa, malaya silang nakagalaw. Sinabi sa kanila ng pamilyar na eksena na ito nga ang Fallen Goose Valley, ang pinakamisteryosong lugar sa Soul Source World, ang sinaunang larangan ng digmaan mula 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Fallen Goose Valley. Haha, pumasok talaga tayo sa Fallen Goose Valley, ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ka panipaniwala. Xinju, paano mo nagawa? Paano mo ginawa? Si Bai Hua Ferry ay labis na nasasabik, ang pagpasok sa lugar na ito ay nangangahulugan na siya ay nagkaroon ng pagkakataong makalusot sa Azura Battle Spirit, tumawid sa bangin na hindi maitawid sa loob ng 1,000 taon, paano siya hindi masasabik? Sa totoo lang, hindi lang siya, nasasabik ang lahat. Anong uri ng lugar ang Fallen Goose Valley? Ito ay isang lugar na may hindi mabilang na mga kayamanan, napakaraming mga lihim na nakatago dito, walang sino man ang maaring ganap na malutas ang mga ito sa loob ng 10,000 taon. Matapos makapasok sa lugar na ito, hindi lamang siya makakawala mula sa Kunlun daw at sa pagtugis sa Azura Battle Spirit na iyon, maaari pa siyang makahanap ng isang mahusay na hindi inaasahang pagkatagpo. Baka makakuha pa siya ng honorable artifact at makalusot sa Azura Battle Spirit. Marahil, dapat ay pumunta ako dito ng mas maaga. Sa ganoong paraan, hindi na kailangan ng labanang ito, at hindi na kailangang isakripisyo ni Bawira ang kanyang sarili. Hindi sinagot ni Xinju ang tanong ni Bai Hua Ferry. Hindi man lang optimistic ang ekspresyon ng mukha niya, masasabi pa nga na depressed siya at naliligaw. Xinju, kapag nakapasok na tayo sa Fallen Goose Valley, magkakaroon ako ng pagkakataong makalusot para maging Azura. Sa oras na iyon, babalik tayo sa Tian Dao Peak at ililigtas si Bauer. Nang makita iyon, nagmamadaling nagpayo si Bai Hua Ferry. M. Ferry, mangyaring dalhin ang lahat sa lugar na iyong nabanggit, baka may mahanap ang lahat. Tumiti si Xinju at sinabi kay Bai Hua Ferry. Alam niya na ang lugar na natuklasan ni Bai Hua Ferry ay tiyak na isang lugar na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi niya gustong ibahagi ang lugar na ito sa iba, dahil ayaw niyang maraming tao ang makakapasok sa kaharian na iyon, dahil hindi direktang makakaapekto iyon sa kanyang lakas. Tunit sa ganitong sitwasyon, umaasa si Xinju na maibabahagi niya ito sa lahat. Tunit na gulat si Xinju, sa pagkakataong ito, si Bai Hua Ferry ay talagang sumangayon ng walang pag-aalinlangan. Sige, sundan ako ng lahat. Pagkatapos noon, nanguna siya at lumipad pababa sa napakalalim na bangin. Sabay-sabay na sumunod ang iba. Ang Fallen Goose Valley ay napakalawak, dahil ang lambak na ito ay nilikha ng Divine Goose mga taon na ang nakalilipas, na nagwasak sa lupa, kaya ang mga pader ng lambak ay hindi pantay. Pagkatapos ng 10,000 taon ng pagbabago, ang ilan ay naging mga bangin, at ang ilan ay naging kagubatan. Bagamat maaraw sa labas, pagkapasok sa lambak, dumilim ito ng dumilim. Tunit sa kabutihang palad, maraming kakaibang halaman sa ilalim ng lambak, ang mga halaman na ito ay naglalabas ng kakaibang mga ilaw na may iba't ibang kulay, na nagbigay sa bahagyang madilim na lambak na ito ng kakaibang kagandahan. Napaka-espesyal ng mga halaman ng Fallen Goose Valley, dito lang sila mabubuhay. Kung aalisin mo sila dito, siguradong malalanta at mamamatay sila wala pang isang araw. Nanguna si Bai Hua Ferry habang nagpapaliwanag sa lahat. Kitang-kita kung gaano niya pinagsisisihan nang hindi niya maalis ang mga magagandang halaman na ito sa Fallen Goose Valley. Tunit sa sandaling ito, naisip ni Xinju ang mga halaman na pinatubo ni Ferry Ying sa Fantasy Moon Valley ng Sky Marshall Continent. Ang mga halaman doon ay masasabing mas mahiwaga at maganda pa kaysa sa mga narito. Naglakad ang lahat sa kagubatan sa ilalim ng lambak. Noong una, napakamakinis ng landas, ngunit nang maglaon, naging napakahirap maglakad. May makapal na baging at kakaibang halaman sa lahat ng dako, at ang mga halamang ito ay napakatigas. Kahit na sa kanilang lakas, ito ay napakahirap na putulin sila sa lahat ng paraan. Ngunit habang naglalakad, ang mga ekspresyon ni Song Yufeng at ng iba pa na pumasok sa Fallen Goose Valley ay naging mas kinakabahan. Sa katunayan, sa sandaling ito, nakakarinig na sila ng kakaibang iyak.
Ito ay tulad ng hangin, tulad ng isang dagandong, na parang natural na nabuo, ngunit tulad din ng mahabang sigaw ng isang demonyong halimaw. Sa madaling salita, ito ay lubhang nakakatakot, na naging dahilan upang ang lahat ay makaramdam ng lamig mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na nagpapabagal sa kanila. At bukod sa kakaibang hiyaw, ang buong kapaligiran sa ilalim ng lambak ay nagbago din ng malaki. Ang mga magagandang halaman ay lalong naging pangit, ang kanilang mga sanga ay parang matalas na talim, at sila ay hugis demonyong hayop. Ilan pa nga sa mga halaman ay tila may mga mata, ibinabaling ang kanilang mga katawan ayon sa galaw ng mga tao, na parang nakatitig sa kanila. Wala na tayong magagawa, kung lalayo pa tayo, mararating natin ang bawal na sona ng buhay. Biglang pumunta si Song Yufeng sa harapan, hinaranggan ang lahat, at ang kanyang tingin kay Baihua Fairy ay naging kakaiba rin. Malapit na tayo, trust me, very safe doon. Nagmamadaling paliwanag ni Baihua Fairy. Hindi, nakalimutan mo ba ang pinanggalingan ng ipinagbabawal na sona ng buhay? Mula noong sinaunang panahon, karamihan sa mga taong pumapasok dito ay hindi makatakas, kahit na makaalis sila ng ligtas sa lambak, mabilis silang mamamatay sa sakit. Ang kapangyarihan doon ay masyadong malakas, napakalakas na kakaiba, napakalakas na nakakatakot, ngunit hindi ito magagamit sa atin, ito ay papatayin lamang tayo. Mukhang alam ni Song Yufeng kung gaano kadelikado ang lugar na pupuntahan ni Baihua Fairy, at kung anong uri ng kapangyarihan ang gusto niyang gamitin. Hindi, nakahanap ako ng isang lugar, ang kapangyarihan doon ay napakabanayad, maaari nating gamitin ito upang makalusot, magtiwala ka sa akin. Ang Baihua Fairy ay nagbago mula sa pagtanggi tungo sa pagsusumamo. Hindi. Hindi namin maaaring kunin ang panganib na ito. Kung tutusin, nakapasok na tayo sa Fallen Goose Valley, pwede na tayong pumunta sa ibang lugar para maghanap, pero itong ipinagbabawal na pook ng buhay, talagang hindi tayo makakapasok dito. Tila matigas ang ulo ni Song Yufeng. Panay ang tanggi niya. Tanga ka, nakapasok na ako dati, hindi ba't nabuhay din ako nang matiwasay nitong 30 taon? Namatay ba ako? Hindi ba't nabuhay ako nang maayos? Fallen Goose Valley, maraming beses na tayong nakapunta dito, dapat mong malaman na kung mas mapanganib ang isang lugar, mas malaki ang posibilidad na makahanap ito ng magandang pagkakataon. Nakalimutan mo ba kung paano mo nakuha ang ating kapangyarihan na maihahambing sa Venerable Weapons? Si Baihua Fairy ay ayaw sumuko. Paano ito, lahat magtaas ng kamay para bumoto, iyong mga handang sumunod sa diwata sa bawal na lugar na ito ng buhay, itaas ang iyong mga kamay, ang mga gustong humanap ng ibang paraan, huwag magtaas ng kamay. Ngunit kailangan kong paalalahanan ang lahat, ang Fallen Goose Valley na pinasok natin ngayon ay hindi tunay na bukas, ito ay isang saradong estado, at ang saradong Fallen Goose Valley mismo ay puno ng panganib. Dahil walang sino man ang maaaring mabuhay ng higit sa 30 taon sa isang saradong Fallen Goose Valley, nangangahulugan din ito na ang Fallen Goose Valley na ating kinalalagyan ngayon, ito man ay ang ipinagbabawal na sona ng buhay o ang maaraw na gubat, maaaring mayroong hindi kilalang mga hayop. Nakatago. Sa oras na ito, nagsalita si Xingju. Tama si Xingju. Sa halip na humanap ng ibang paraan para makalusot sa lugar na ito na puno ng hindi kilalang panganib, mas mabuting pumasok sa ipinagbabawal na sona ng buhay at pumunta sa lugar na natuklasan na ng diwata. Maya-maya, may nagtaas ng kamay para bumoto. Sa huli, maliban kay Song Yufeng at ang walong Guardian General ng Dragon Gate, lahat ay sumangayon na lumalim pa. Walang magawa, umayag lang si Song Yufeng. Ngunit nilinaw niya na kung sila ay lumalim, hindi siya kailanman papasok. Ang paligid ng ipinagbabawal na sona ng buhay ay maayos, ngunit kung sila ay lumalim, hindi siya kailanman papasok, at hindi siya papayag na makapasok ang sinuman. Matapos sumang-ayon si Song Yufeng, nagpatuloy ang lahat sa pagsulong. Ang sumunod na kalsada ay mas masungit, dahil sa mga espesyal na kalagayan ng mga halaman dito, maaari lamang nilang piliin na sumulong sa paglalakad. Hindi sila makakalipad palabas ng gubat, dahil imposibleng mahanap ang daan doon. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng kalahating oras ng pagmamadali, sa wakas ay bumukas ang masukal na gubat, at ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang piraso ng lupa na nagbuga ng mahinang init. Ang lupa ay napuno ng mga bitak, at ang mahinang init ay ibinubugaw mula sa loob. Hanggat ang isa ay tumuntong sa bahaging ito ng lupa na wala pang 1,000 metro kwadrado ang laki, mararamdaman ng lahat ang malakas na enerhiya. Bukod dito, nabuhayan sila ng pakiramdam, at maging ang kanilang mga utak ay naging abnormal na sensitibo. Kahit na ang mga puno sa paligid ng piraso ng lupa na ito ay napakaluma, hindi sila kakaiba. Hindi nila marinig ang mga kakaibang tunog kapag sila ay nasa loob nito, at ito ay naging komportable sa kanila. Anong magandang lugar? Lugar. Kung maglilinang tayo sa ganoong lugar, baka makalusot talaga tayo sa Azura Battle Spirit. Pagdating sa ganoong bahagi ng lupa, lahat ay labis na nasa sabik. Bukod kay Xingju, lahat ng tao dito ay isang mataas na antas ng Azura Martial God. Ang kulang lang sa kanila ay isang pagkakataon. Hanggat nakuha nila ang pagkakataong ito, maaari silang makapasok sa Azura Battle Spirit. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagsimulang umupo ng naka-cross-legged ng walang pag-aalinlangan, at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Naramdaman nila ang kakaibang gas, na parabang ayaw nilang magaksayan ng kahit isang segundo.
Tanging si Xingju lamang ang hindi nakapagtanim ng kapayapaan dahil naramdaman niya ang isang tinig na tumatawag sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bukod dito, habang papalapit sila sa Life Forbidden Zone, mas naging malinaw ang boses. Hindi man nila marinig ang sinasabi nito, at hindi nila matiyak kung boses iyon, isang ang tawag iyon mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Gayunpaman, binalaan na ni Song Yufeng si Xingju na huwag masyadong pumasok sa Life Forbidden Zone, dahil ang mabangis na pangalan ng Life Forbidden Zone ay hindi lamang palabas. Ito ay talagang kumitil sa buhay ng hindi mabilang na mga eksperto, at lahat sila ay namatay na walang iniwan ni isang bangkay. Nakakita pa si Song Yufeng ng isang eksperto mula sa kaparehong batch niya na dinurog ng dagwang kamay nang siya ay tumakas mula sa Life Forbidden Zone. Bagamat hindi niya nakita kung anong uri ng halimaw iyon, naramdaman ni Song Yufeng na ito ay isang pag-iral na hindi niya kayang labanan. Tumingon si Xingju at sumulyap kay Zumei, na nakapikit na nagtatanim, bago tumingin sa iba na nakatutok sa pagilinang. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at naging isang sinag ng liwanag, na lumubog sa masukal na gubat sa unahan. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 786, Another World. Upang mahanap ang mga sikreto ng angkan na lumalamon ng kaluluwa, nagpa siya si Xingju na maglakbay sa tinatawag na Life Forbidden Area dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Ngunit habang lumalalim siya, mas lalong hindi mapalagay si Xingju. Kahit na naging malinaw at malinaw ang pagtawag mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi niya matukoy kung ito ba ay damdamin o salita. Habang naglalakad siya pasulong, ang orihinal na madilim na kagubatan ay nagsimulang maging itim. Para bang ang tinta ay nasa lahat ng dako, at hindi man lang makikita ang kanilang mga daliri kung iunat nila ang kanilang mga kamay. Mukhang kakaiba nga ang lugar na ito. Ano nga ba ang nangyari 10,000 taon na ang nakakaraan? Alam ni Xingju na sa kanyang lakas, hindi maaaring hadlangan ng dilim ang kanyang paningin. Ang sitwasyon sa harap niya ay nangangahulugan na mayroong isang espesyal na puwersa na nagdulot ng kalokohan. Si Xingju ay nagsindi ng ilang anteng-anteng ng liwanag, ngunit sa kakaibang lugar, ang mga anteng-anteng ng liwanag ay maaari lamang magpailaw sa isang maliit na lugar. Ang hanay ng paningin ni Xingju ay hindi lumampas sa 10 metro. Ang makapal na punong baging at matitigas na halaman ay parang mga patong ng bakal na pader habang hinaharangan nila ang daan sa unahan. Bilang karagdagan sa mababang saklaw ng visibility, masasabing napakahirap ang landas ni Xingju. Nabalot ng kakaiba at pagkabalisa ang paligid ni Xingju. Sa napakahirap na sitwasyon, hindi alam, naglakad si Xingju ng kabuuang 3 araw. Sa 3 araw na iyon, kahit na may mga sigaw at ungol mula sa mga kakaibang nilalang, si Xingju, na nagtago ng kanyang aura, ay hindi nagalit sa kanila, ni hindi niya pinapakita ang mga ito. At pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay dumating si Xingju sa harap ng isang mataas na pader na bato. Ang batong pader ay dumiretso sa tuktok ng lambak at konektado sa 2 panig. Ito ay hindi masisira, na parang isang espesyal na spirit formation ang idinagdag dito. Kung ito ay isang normal na tao, tiyak na mararamdaman nila na narating na nila ang dulo ng Fallen Goose Valley. Gayunpaman, natuklasan ni Xingju na ang pader na bato ay isang formation, isang malalim na spirit formation. At sa likod ng porma sayon sa pader na bato, maaaring ito ang kinaroroonan ng summoning Xingju. Sino ang nagtayo ng ganoong porma sayon? Anong uri ng koneksyon ang lugar na ito sa aking angkan na lumalamon sa kaluluwa? Tanong ni Xingju sa sarili dahil hindi siya makaisip ng sagot. Kaya, sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga diskarte sa spirit formation para hanapin ang kahinaan ng formation. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang pagbuo ay napakalalim. Sa mga tuntunin ng kalaliman, ito ay hindi gaanong mababa sa spirit formation na sumaklaw sa buong Fallen Goose Valley. Ito ay dahil ang mga ito ay lahat ng materialized na porma sayon. Bagamat sila ay peke, maliban kung ang isa ay walang katulad na dalubhasa o may kaluluwang kasing talas ng kay Xingju, magiging mahirap para sa kanila na ibahin ang tunay sa peke. Logically speaking, sa lakas ni Xingju, masasabing imposible para sa kanya na masira ang mahusay na porma sayon na sumasakop sa Fallen Goose Valley. Gayunpaman, ang mahusay na porma sayon na iyon ay tila espesyal na nilikha para sa Soul Devouring Clan. Umaasa sa kapangyarihan ng kaluluwa ng Soul Eater Clan, kahit na hindi masira ni Xingju ang porma sayon, maaari niyang buksan ang isang daanan para makapasok. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring dalhin ni Xingju ang lahat sa Fallen Goose Valley. Gayunpaman, iba ang porma sayon sa kanilang harapan. Kahit na hindi ito kasing lakas ng spirit formation na sumaklaw sa Fallen Goose Valley, hindi ito nag-iwan ng anumang espesyal na paraan ng pagbubukas para sa Soul Devouring Clan. Kung nais ni Xingju na sirain ito, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling pag-unawa sa mga diskarte sa pagporma ng espiritu. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 buong araw ng pag-aaral, sa wakas ay natuklasan ni Xingju ang kahinaan ng spirit formation. Nang ang kakaibang energy rune ay namuo sa batong pader sa kanyang harapan, ang batong pader na dapat ay hindi maihahambing na matigas ay nagsimulang dahan-dahang umikot na parang umaalunalin ng mga alon. Hindi nagtagal, nagsimulang maglaho ang batong pader. Sa dulo, isang malaking pinto ang bumukas sa harap ni Xingju. Ito ay ang pinto na humantong sa kabilang panig ng pader na bato. Tagumpay.
Sa pagtingin sa iba't ibang tanawin mula sa pintuan sa kanyang harapan, labis na nasasabik si Xingju. Walang pag-aalinlangan, kumislap siya at humakbang sa pintuan. Sa lakas niya, saglit lang niya nabuksan ang pinto. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon, isasara na ito at kailangan niyang buksan muli. Ito. Baka may nakatira dito. Gayunpaman, nang dumaan si Xingju sa pader na bato at tumingin sa eksena sa kanyang harapan, si Xingju ay ganap na natulala. Walang mga kakaiba at pangit na halaman tulad ng sa kailaliman ng Fallen Goose Valley. Sa halip, may mga puno ng willow na nagbibigay lilim at mga grupo ng matabang bukirin. Maririnig ng isa ang huni ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak, at makikita ang mga paru-paro na sumasayaw. Higit sa lahat, sa isang maliit na burol sa hindi kalayuan na may huni ng mga ibon at halimuyak ng mga bulaklak, nakita talaga ni Xingju ang ilang magagandang kubo ng damo. Ang eksena ay parang isang paraiso, ngunit isa rin ang ibig sabihin nito kay Xingju. May nakatira dito. Pwede bang magtanong kung may tao dito? Matapos matuklasan ang mga kubo ng damo, si Xingju ay walang oras upang humanga sa tanawin. Sa halip, diretso siyang lumapag sa harap ng demohang kubo at nagtanong ng may paggalang. Sa sandaling iyon, hindi maramdaman ni Xingju ang aura ng sinuman, ngunit sa pagtingin sa hitsura ng kubo ng damo, malinaw na may nakatira dito. Iniisip ang makapangyarihang mga pader ng spirit formation at ang kapangyarihang maaaring magtago mula sa kanyang kaluluwa, alam ni Xingju na ang taong naninirahan dito sa pag-iisa ay talagang napakalakas. Kaya, hindi siya naglakas loob na saktan ng mga ito. Sa halip, tumayo siya sa labas ng demohang kubo at magalang na tumawag patungo sa loob ng kubo, umaasang may lalabas na kausap siya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang tawag, walang lumabas sa kubo ng damo. Hindi malaki ang espasyo, na may radius na hindi hihigit sa 50 kilometro. Sa boses ni Xingju, kahit na magtago siya sa anumang sulok, maririnig pa rin niya ang kanyang tawag. Dahil walang sumagot, alam ni Xingju na talagang ayaw siyang makita ng taong iyon. Senior, sorry for the offense. Nang makitang walang bunga ang kanyang tawag, magalang na yumuko si Xingju patungo sa kubo ng damo. Hindi siya pumasok dahil ayaw niyang masaktan ang mga tao doon. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang tumaas sa langit. Tinawid ni Xingju ang maliit na burol at nakarating sa isang kapatagan sa likod nito. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang magpakita ng pagtataka. Sa gitna ng maliit na kapatagan ay isang malaking itim na butas na patungo sa kailaliman ng lupa. Ito ay ganap na madilim at napakalalim, at ang pagtawag mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay nagmumula doon. Ito ay talagang pinalakas ng isang hangganan. Ano lang ang nasa loob? Pagkalapag ni Xingju, natuklasan niya na may hindi nakikitang hangganan sa harap ng malaking black hole. Napakalakas ng hangganan, ngunit hindi nito mablock ang tawag. Senior, tinatakan mo ba ang lugar na ito? Tumingon si Xingju at malakas na tumawag sa mga kubo ng damo. Ang lugar na ito ay nauugnay sa angkan ni Junior. Hindi mahalaga kung bakit tinatakan ng Senior ang lugar na ito, kailangang pumasok si Junior. Kung na-offend ka ni Senior, sana mapatawad ako ni Senior. Walang sumagot sa tawag ni Xingju, ngunit alam ni Xingju na tiyak na may tao rito. Kaya lang, masyadong malalim ang lakas ng tao, kaya hindi niya maramdaman ang kanilang pag-iral. Naisip ni Xingju ang maraming bagay. Naisip niya na ang taong nakatira dito ay maaaring may kaugnayan sa lahi ng Spirit Eater, o may kaugnayan sa Old Man Cloud Ghost, o kahit naganap na walang kaugnayan. Dahil kung kamag-anak siya sa lahi ng Spirit Eater at Old Man Cloud Ghost, hindi na niya kailangang magtago kay Xingju. Dapat ay ipinakita na niya ang kanyang sarili upang makilala si Xingju. Ngunit kahit sino pa ang taong naninirahan dito, kinailangan ni Xingju na buksan ang hangganan na nagselyo sa black hole. Kahit papaano ay nakakasigurado siya na ang black hole na ito ay tiyak na nauugnay sa lahi ng Spirit Eater. Swish! 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 Unang ginamit ni Xingju ang Soul Burst para madagdagan ang kanyang lakas. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang hanay upang masira ang lugar na ito. Bagamat hindi mahina ang hangganan na nagtatak sa black hole, mas mahina ito kaysa sa hangganan ng batong pader sa labas. Sa isang saglit lang, binuksan ni Xingju ang hangganan ng silang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nag-alinlangan si Xingju. Tumayo si Xingju sa harap ng black hole at malinaw na naramdaman kung gaano kalakas ang tawag. Gayunpaman, malinaw din niyang naririnig ang isang sobrang nakakatakot at nakakatakot na boses na nagmumula sa black hole. Ang boses na iyon ay nagparamdam kay Xingju ng aura ng panganib. Dahil sa sobrang delikadong pakiramdam ay nag-alinlangan siya. Nagdadalawang isip siya kung papasok ba talaga siya sa black hole na ito na puno ng hindi kilalang mga bagay. Soul Avatar. Sa huli, nagpa siya pa rin si Xingju na pumasok. Gayunpaman, hindi niya personal na kinuha ang panganib. Sa halip, ginamit niya ang kanyang Soul Avatar para mag-imbestiga. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang lakas ni Xingju, kung gagamit lamang siya ng isang Soul Avatar, hindi ito magdudulot ng labis na pabigat hanggat hindi ito masyadong malayo. Swish. Ang Soul Avatar ay tumalon sa black hole. Kasama nito ang ilang magaan na anteng-anteng. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napakadilim. Napakadilim na ang epekto ng mga liwanag na anteng-anteng ay baliwala. Sa panahong ito, hindi na natiling walang ginagawa si Xingju.
Nag-set up siya ng silang formation sa labas ng malaking black hole, kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, para masil niya ito. Ito ay dahil mahinang naramdaman ni Shinju na may anyo ng buhay sa black hole na ito, at ito ay nasa isang napaka nakakatakot na antas. Bagamat hindi niya alam kung ang spirit formation na inilatag niya ay magagawang hadlangan ng ganoong uri ng pag-atake ng pag-irold, at least, ang spirit formation na ginamit ng misteryosong tao upang takpan ang lugar na ito ay hindi masyadong makapangyarihan. Kaya, naramdaman ni Shinju na hanggat naglalagay siya ng spirit formation na hindi mas mababa sa dati, dapat niyang hadlangan ang ganoong uri ng nakakatakot na pag-irold. Wow! Gayunpaman, nang malapit nang makumpleto ang pagbuo, isang nakakatakot na mahabang sigaw ang biglang umalangaw mula sa walang katapusang black hole. Ang mahabang sigaw ay naging sanhi ng panginginig pa. Ang mga kawan ng mga ibon sa kagubatan ay pumailang lang sa kalangitan habang sila ay nakatanggap ng malaking sindak. Sa sandaling iyon, maging ang mukha ni Shinju ay mapatla at siya ay basang-basa sa pawis. Pagkaraan ng ilang sandali ng kawalan, nagmamadali siyang nagpatuloy sa paglalatag ng silang array. Sa sandaling ito ay nakumpleto, mabilis niya itong isinaaktibo at muling tinatakan ang black hole. Kuhuhu! Pagkatapos ng lahat, bumagsak si Shinju sa lupa gamit ang poof. Ang pawis sa kanyang katawan ay namamasa na sa kanyang damit at puno ng takot ang kanyang mukha. Ito ay dahil ang avatar ni Shinju ay nakatagpo ng isang lubhang nakakatakot na pag-iral sa black hole. Bago pa man siya makontakt ng avatar ay nabasag na nito ang avatar niya sa galit na galit. Kailangang malaman ng isa na ang soul clone ay may lakas na hindi mas mababa sa orihinal na katawan ni Shinju. Gayunpaman, ito ay napakadaling napawi ng mahiwagang pag-iral na iyon. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang misteryosong pag-iral na iyon. Eksaktong ano ang nangyayari? Ang itim na butas na ito ay tiyak na nagtatago ng isang bagay na may kaugnayan sa aking angkan na lumalamon sa kaluluwa. Ngunit bakit may nakakatakot na halimaw? Nandito ba ito upang bantayan ang lugar na ito, o mayroon itong ibang layunin? Pagkaraan ng mahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Shinju nang makita niyang hindi lumitaw ang nakakatakot na pag-irold. Senior, pasensya na naabala kita. Hindi nagtagal dito si Shinju dahil wala pa rin siyang lakas para makapasok sa misteryosong black hole na ito. Isa pa, ayaw siyang makilala ng misteryosong tao rito. Walang kwenta ang pananatili niya rito. Gayunpaman, nang umalis si Shinju, dalawang lalaki ang lumitaw sa isang maliit na kagubatan sa hindi kalayuan. Gusto mo talaga siyang makilala, hindi ba? Tumawa ng mahina ang isa sa kanila. Siyempre, napangiti naman ng mapait ang isa. Sa totoo lang, pareho rin ako sa iyo. Gayunpaman, hindi pa hinog ang panahon. Magtitiis lang tayo. Alam ko, naniniwala ako na magtatagumpay siya. Pagdating ng panahon, mabubunyag ang lahat ng misteryo. Oo, para masira ang harang na inilatag ko, pumasok sa lugar na ito, at pilitin kaming magtago, hindi talaga simple ang batang ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 787, Rejuvenation. Tinalo ni Shinju ang pinakamalakas na alagad ng Mount Wuzi sa Wuzi Summit. Pagkatapos, pinangunahan niya ang Dragon Sect, Flower Valley, Mount Wo, at Dusty Royal City upang labanan ang Mount Wuzi. Ang makabagbag damdaming labanan na iyon ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa puso ng mundo. 10 araw pagkatapos ng labanan, ang mga dalubhasa sa mundo na pinalad na nakaligtas mula sa bundok Wuzi ay nakabalik na sa kanilang sariling puwersa. Kasabay nito, ang balita na pinangunahan ni Shinju ang Mountain Gate Valley upang labanan ang Mount Wuzi ay lumipad na sa buong mundo tulad ng isang ipoy-ipoy. Bukod sa lugar na hiwalay sa kidlat, ang mga tao sa lahat ng dako ay pinag-uusapan ito ng may sarap. Si Shinju ay isang halimaw lang. Hindi ako naniwala sa kanya noong sinabi niyang ang Ethereal, Reincarnation, at Chanji Pix ay nawasak lahat sa Mount Wuzi Summit. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ang katotohanan. Siya talaga ang gumawa nito. Bukod sa mga babaeng disipulo ng Misty Peak, halos walang naiwan na buhay. Lahat sila ay pinatay. Ang kanyang mga pamamaraan ay napakalupit. Hindi ito isang bagay kayang gawin ng ordinaryong tao. Sa isang marangyangin sa isang sulok ng mundo, mayroong higit sa 30 eksperto sa antas ng Azura Wuzun. Umupo sila sa paligid ng isang round table at masayang uminom. Nakapaligid sa kanilang mesa ang ilang daang tao. Sa gitna ng mesa ay isang lalaking mahaba ang mukha at malaki ang bibig. He was gesticulating and talking about the Five Fingers Peak Meet. Nakilahok siya sa Mount Wuzi Summit, kaya may sapat siyang puhunan para ipagyabang. Lahat ay nakinig ng may sarap at hindi nagdududa sa katotohanan ng kanyang sinabi. Ganyan ba talaga kalakas si Shinju? Natalo ba niya talaga si Baiye? Natalo niya si Yuan Junhao? Siyempre, natalo ni Shinju si Baiye sa isang galaw. Kahit na itago ni Yuan Junhao ang kanyang hindi magagapi na pangangatawan, na sinasabing pinakamalakas na depensa sa mundo, natalo pa rin siya ni Shinju sa isang galaw. Nakakatakot ang bilis ni Shinju. Masasabing kasing bilis ng bugzo ng hangin at kasing bilis ng kidlat. Ang pinakamabilis na cloud step ang art sa mundo ay wala sa harapan niya. Napakarupok. Hindi man lang namin nakita ng malinaw ang kanyang pag-atake bago bumagsak si Yuan Junhao sa lupa. Kinulayan ng kanyang dugo ang crystal clear stage. Natalo siya ng malupit. Oh my God, talagang hindi ka panipaniwala ang Shinju na iyon.
Sinasabing isa pa lang siyang Azura Martial Master 3 taon na ang nakalilipas. Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon siya ng ganoong lakas. Sino sa mundo ang makakalaban niya? Lahat ng tao ay labis. Nabigla at paulit-ulit na pinuri. Hindi lang iyan, maging ang Master Song Yufeng ng Dragon Gate, ang Valley Master Baihua Fairy ng Flower Valley, pati na rin ang mga nakatagong lumang demonyo ng Wu Mountain. Lahat sila ay nakikinig sa mga utos ni Xingju. Higit pa rito, si Xingju ay mayroon ding ibang pagkakakilanlan. Siya ang City Lord ng Dusty Royal City. Si Zuan Zuan ay isang byword lamang para sa kanya. Ipinagmamalaki ng lalaking may malaking bibig. Dusty Royal City. Hindi ba iyon isang sinaunang puwersa na nakatago sa mundo sa loob ng libu-libong taon? Kaya si Zuan Zuan ay Xingju. Ang Xingju na ito ay talagang kamangha-mangha. Ang bibig ng lahat ay tuyo at ang kanilang mga bibig ay tuyo. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mukha nila. Siyempre, sabihin ko sa iyo, ang apat na elder ng Dusty Royal City ay hindi mas mahina kaysa sa Great Elders of Mount Wuzi. Bawat isa sa kanila ay may honorable weapon. Sa ilalim ng pagmamayabang ng taong iyon, ang lahat ay labis na nabighani. Patuloy silang sumipsip ng malamig na hangin. Sa kanilang mga mata, si Xingju ay halos isang diyos na pag-iral. Hindi maaaring tama iyon. Kung ang Dusty Royal City ay ganito nakalakas. Kung gayon sa Flower Valley, Dragon Gate, at Wu Mountain, paano sila matatalo? Nabalitaan ko na mayroong isang evil spirit body sa Wu Mountain. Iyon ay isang kakilakilabot na katawan na maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit si Xingju at ang iba pa ay malinaw na nawala, tama. Posible kayang may hindi pa isinisilang na matandang halimaw sa Mount Wuzi. Ngunit may ilang tao na nagpahayag ng kanilang pagkalito. Bagamat ang ginawa ni Xingju noong araw na iyon ay muling nagulat sa mundo, alam na ngayon ng mga tao na kahit na nagdulot ng malaking kaguluhan si Xingju, nanalo ang Mount Wuzi sa huli, at si Xingju at ang iba pa ay nakatakas. Oo, tama ka, may mahiwagang eksperto talaga sa Tian Daopik. Nakalusot daw siya sa stage na iyon. Yung stage, nasa itaas ba ng Azura Martial God? Immortality. Ang yugto kung saan ang mundo ay nasa kanyang pagtatapon. Oo, ang yugtong iyon. Kung hindi, sino sa mundo ang makakatalo kay Xingju at sa iba pa? Ito ay masyadong nakakagulat. Hindi ko inaasahan na may ganito kitakot na pag-iral sa Tian Daopik. Hindi kaya patay ang unang pinuno ng Tian Daopik. Hindi kaya siya ay nagtanim sa pag-iisa sa loob ng halos 10,000 taon upang umabot sa yugtong ito. Ang nangyari sa Mount Wuzi ay patuloy na pinag-uusapan at hinuhulaan. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay naghinala, at ang ilan ay nalito, ngunit ito ay nakatadhana na may tala sa kasaysayan ng Soul Source World. Ngunit ang hindi may kakailan na katotohanan ay natipon ni Xingju at ng iba pa ang pinaka nakakatakot na kapangyarihan sa mundo, ngunit natalo pa rin sila, natalo sa mga kamay ng Tian Daopik. Pinatunayan ng Tian Daopik ang malakas nitong lakas at ipinakita ang pundasyon nito bilang numero unong puwersa sa mundo. Bagamat ang ilang mga tao ay nahulaan na si Xingju at ang iba pa ay maaaring makabalik, mas maraming tao ang nag-isip na ang resulta ay itinakda na, at nawalang sinuman sa Soul Source World na maaaring makipagkompetensya sa Tian Daopik. Ngunit anuman ang huling resulta, ang mga pangalan ni Xingju, Song Yufeng, Baihua Fairy, Evil Spirit Body, at iba pa ay patuloy na aawitin ng mundo at ng mga susunod na henerasyon. Habang tinatalakay ng mundo ang bagay na ito, ang sentro ng lahat ng mga paksa ay ang taong Dao Clan sa Tian Daopik, na ang lakas ay nasa antas ng Azura Battle Spirit. Galit na galit siya. Basura. Hindi mo man lang mahanap ang Spirit Eater Clan kasama ang yaman na ibinigay ko sa iyo. Ano ang silbi ko para sa iyo? Ikaw ay isang kahihiyan sa Dao Clan, isang kahihiyan sa mga tao ng ating Dao Clan. Ang mga basurang tulad mo ay nararapat na itapon dito, hindi na bumalik sa angkan. Ang puting robe ng lalaking Dao Clan ay lumipad, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay gumagalaw ng walang hangin. Habang siya ay nagnangalit, ang kapangyarihan ni Azura ay bumalot sa kanya, mukhang lubhang nakakatakot. Sa 10 araw na ito, ang Tian Daopik ay hindi na natiling walang ginagawa. Kahit na ang taong Dao Clan ay hindi personal na gumalaw, binigyan niya sila ng maraming naghahanap na kayamanan. Sa mga kayamanan na ito, maaari nilang itago ang kanilang sariling aura, ngunit maaari nilang gawin ang iba na walang mapagtataguan. Kahit na itago nila ang kanilang aura, maaari silang malinaw na madarama sa loob ng isang tiyak na saklaw. At sa 10 araw na ito, ang mga nangungunang eksperto ng Tian Daopik, kabilang ang sect leader ng Tian Daopik, ay naghanap halos saan man sa mundo. Maingat pa nilang hinanap ang napakalamig na lupain sa pinakahilagang bahagi ng mundo, ngunit wala silang nakita. Parang si Xingju at ang iba pa ay nawala sa mundo. My Lord, hinanap na namin kung saan-saan sa mundo, pero wala talaga kaming nakita ni isang bakas sa kanila. Puno ng takot ang mukha ng punong guro ng Tian Daopik. Ibinaba niya ang ulo at mapagkumbaba na nagpaliwanag na may bahagyang nanginginig na boses. Bang! Ngunit sa sandaling matapos magsalita ang punong guro ng Tian Daopik, ang mga mesa at upuan sa paligid ng lalaking Dao Clan ay nagkapira-piraso. Pagkatapos, galit niyang sinaway. Nagdududa ka ba sa paggamit ng aking kayamanan? Hindi. Hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas.
Galit na galit ang lalaking Dauklan, at ang punong guro ng Tian Daupik ay natakot ng husto kaya ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa, at patuloy niyang tinutukoy ang kanyang sarili bilang isang junior. Ngunit sa katotohanan, ang taong Dauklan ay hindi hihigit sa 100 taong gulang. Sa mga tuntunin ng seniority, ang punong guro ng Tian Daupik ay ilang beses na mas matanda kaysa sa kanya, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, wala siyang pagpipilian kundi yumuko at kumayad. Emf, ang basura ay basura. Kahit maliit na bagay hindi mo magawa ng maayos, at kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Ikanaway ng lalaking Dauklan ang kanyang manggas. Ni hindi niya nilinggan ang punong guro ng Tian Daupik. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, at iniisip niya kung saan maaaring tumakas si Xingju at ang iba pa. At sa totoo lang, nag-aalala siya na may mga eksperto mula sa ibang mundo sa grupo ni Xingju. Kung iyon ang kaso, malamang na umalis na si Xingju at ang iba. Kung iyon ang kaso, ito ay magiging napakasama. Habang iniisip ito ng lalaking Dauklan, lalo siyang nagagalit. Hindi niya maiwasang maikuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Isang walang hanggan na aura ang sumibol sa bulwagan, bumangga sa punong guro ng Tian Daupik. Hindi niya mapigil ang gamulong sa lupa, ngunit wala siyang magagawa, at wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. Mukhang nanghihinayang ang lalaking Dauklan. Nagsisi siya na dapat ay umatake na siya sa simula, at hindi niya dapat hinayaan ang mga tao dito na hanapin ang aura ni Xingju at ng iba pa. My lord, bakit galit na galit ka? Langgam lang sila. Hindi sila makawala sa palad natin. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ng matanda ang biglang umalangaw sa bulwagan. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang pigurya ni Dao Kunlun sa bulwagan ng walang tunog. Ang pinakamahalaga, sa sandaling lumitaw siya, ang lakas na ibinubugan ng taong Dauklan ay talagang napigilan, at bumalik sa normal ang kaguluhan sa bulwagan. Sa sandaling iyon, ang puting buhok ni Dao Kunlun ay naging jet black, at ang kanyang kulubat na mukha ay naging puno ng texture. Hindi naman siya mukhang matandang lalaki. Hindi siya gaanong naiiba sa lalaking mula sa Dauklan. Ama, ikaw. Ikaw. Bagamat malaki ang pagbabago sa hitsura ni Dao Kunlun, dahil ang kanyang anak, ang punong guro ng Tian Daupik, ay masasabi pa rin sa isang sulyap na ang lalaking mas bata sa kanya ay ang kanyang ama, si Dao Kunlun. Nabawi mo na ang iyong kabataan. Nagtagumpay ka na, biglang lumiit ang mga mag-aaral ng Dauklan, at sinimulan niyang lakihan ng husto ang kasalukuyang Dao Kunlun. Lahat ito ay salamat sa grade 7 medicinal pill ni My Lord na sa wakas ay naging isang Azure's battle spirit. Nakangiting kampante si Dao Kunlun. Habang nagsasalita siya, yumuko siya sa lalaking Dauklan bilang pasasalamat. Dao Kunlun, pareho kayong nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Kahit na nakalusot ka upang maging isang Azure's battle spirit at ang iyong lakas ay tumaas ng husto, ang iyong lifespan ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi ka mabubuhay ng higit sa 50 taon. Ang lalaking Dauklan ay hindi masyadong nagulat, at sa halip ay nagsalita sa tono ng babala. My lord, may paraan ba para mapahaba ang buhay ko? Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ang mga salita ng lalaki, ang mukha ni Dao Kunlun, na orihinal na puno ng kagalakan, ay agad na namutla. Sa wakas ay nakalusot na siya upang maging isang Azure's battle spirit pagkatapos ng maraming kahirapan. Kung mayroon lang siyang lifespan na 50 taon, talagang magiging sobrang depressed siya. Ang haba ng buhay ng isang tao na 1,000 taon ay ang limitasyon. Kung hindi dahil sa kakaiba nitong Soul Source World, na naglilimita sa buhay ng isang tao kapag tumaas ang kanilang cultivation, matagal na kayong nawala sa mundong ito kasama ang lakas mo. Gayunpaman, may paraan pa rin. Ang rank 8 Immortal Herbs ay maaaring makatulong sa iyo na mapahaba ang iyong buhay, ngunit ang mga item na iyon ay napakahalaga. Sa iyong status, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng mga ito, maliban kung ano? Nag-aalalang tanong ni Dao Kunlun. Maliban na lang kung mahuhuli natin ang Spirit Eater na iyon. Sa oras na iyon, panatilihin ang rank 8 Immortal Herbs, basta masaya ang clan leader, makukuha mo lahat ng gusto mo. Masasabing narating mo na ang langit sa isang hakbang. Mula sa isang natapon na pag-iral ng Dauklan, ikaw ay naging pinaka-iginagalang at iginagalang na figure. Sabi ng lalaking Dauklan na may mahinang ngiti. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 788, parehong breakthroughs. Huwag kang mag-alala, my lord. Tiyak na hindi sila makakatakas sa Soul Source World. May paraan ako para pilitin silang palabasin. Tungpan, patayin ang lahat mula sa Dragon Sect, Flower Valley, at Dusky Royal City. Dahil sa mga personalidad ni na Song Yufeng at Baihua Fairy, tiyak na lilito sila. Basta magpakita sila, may paraan ako para makuha sa kanila ang kinaroroonan ng Soul Eater. Ang mukha ni Dao Kunlun ay puno ng kasamaan. Para sa sarili niyang kinabukasan, gagawin niya ang lahat. Para lang mapilitan na lumabas ang Soul Eater, gagawa ka ng ganoong patayan. Hindi ba nararapat iyon? Mukhang nag-alinlangan ang lalaki mula sa angkan ng Dao. Kahit na ang kanyang posisyon ay mas mataas kay Dao Kunlun at sa kanyang anak, siya ay isang mababang buhay lamang sa malaking angkan ng Dao. Kung hindi dahil sa katotohanang walang Soul Eater na lumitaw sa Soul Source World sa loob ng halos 10,000 taon at unti-unting minamaliit ng clan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong nagbabantay sa lugar na ito.
Sa makatuwid, sa kanyang pagkakakilanlan, isa lamang siyang bottom feeder na pag-iral sa isang makapangyarihang clan. Hindi pa siya nakaranas ng maraming totoong patayan. Sa mga tuntunin ng paraan at karunungan, siya ay mas mababa kaysa kay Dao Kunlun. My Lord, ang Soul Eater ay tinugis ng Mount Wuzi sa loob ng 2 taon, ngunit hindi namin nahanap ang kanyang kinaroroonan. Dapat ay mayroon siyang espesyal na paraan ng pago. Sa makatuwid, ito ang tanging paraan, at sa ganitong paraan lamang natin sila mapipilitang palabisin. Sinubukan ni Dao Kunlun ang lahat para hikayatin siya. Sumimangot ang lalaki mula sa angkan ng Dao, na parabang gumagawa siya ng napakahirap na pagpili. Maging siya ay medyo nag-alinlangan sa naturang patayan. Pero maya-maya, napabuntong hininga siya. Kung gayon gagawin namin ang sinabi mo. Gayunpaman, higit sa 30 araw lang ang kaya kong manatili dito. Tumipas na ang 10 araw. Kung hindi ko pa rin mahanap ang miyembro ng Soul Eater Clan na iyon pagkatapos ng 20 araw, papatayin kita at ang iyong anak. Nang sabihin ito ng lalaki, napuno ng karahasan ang kanyang mukha. My Lord, huwag kang mag-alala. Ako na ang magdadala ng lahat ng kahihinatnan. Kung hindi namin siya mahuli sa loob ng 20 araw, iaalay namin ang aming mga ulo. Sumang-ayon si Dao Kunlun. Sa lalong madaling panahon, isang masakerang ang kumalat sa buong mundo. Ang mga tao ng Dusty Royal City, Dragon Sect, at Flower Valley ay kinokontrol ng Heaven Daupik. Tinatay nila ang 10,000 tao araw-araw upang pilitin si Xingju at ang iba pa na magpakita. Hindi nila ito ginawa ng palihim. Sa halip, sinasadya nilang ipakalat ang balita. Araw-araw, 10,000 ulo ang isinasabit sa lahat ng dako. Napuno ng amoy ng dugo ang buong mundo. Napakalupit ng kanilang mga pamamaraan na nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa lakas at katayuan ng Tian Daupik, walang nang ahas na ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan o menindagan para sa kawalan ng katarungan. Higit pa rito, ang slogan ng Tian Daupik ay upang ipaghiganti ang mga disipulo at matatanda ng Mount Wuzi. Hanggat iniisip nila si Chanji at ang milyon-milyong disipulong samsari na pinatay, matatanggap ng mundo ang mga aksyon ni Tian Daupik. Gayunpaman, ang kanilang mga pamamaraan ay talagang medyo overboard. Sa isang kisap mata, 20 araw na ang lumipas mula noong pumasok si Xingju at ang iba pa sa Fallen Goose Valley. Sa sandaling ito, sa patag na lupa kung saan nagtitipon ang kakaibang aura, tanging sina Song Yufeng at Baihua Fairy lamang ang nakaupo nang hindi gumagalaw habang nakapikit, patuloy na naglilinang. Samantalang ang iba, lahat sila ay nakatayo sa gilid ng kapatagan, pinapanood ang lahat ng may kaba. Hindi sa ayaw nilang ipagpatuloy ang paglilinang dito, ngunit mula sa 10 araw pasulong, ang kakaibang aura dito ay bumababa, at ito ay umiikot lamang sa Song Yufeng at Baihua Fairy. Sa lakas ng kaluluwa ni Xingju, malinaw niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa kanilang aura. Sa kanilang mga katawan, parang may 10,000 mabangis na hayop na umaatungal at umaatungal, o parang mga alon na umabot sa langit. Iyon ay isang tanda ng isang pambihirang tagumpay, isang senyales na malapit na silang masira. Maliban sa kanilang dalawa, walang ibang tao dito, kahit si Zume, ay nagkaroon ng ganoong uri ng pagbabago. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Xingju na kahit na maraming tao ang naglilinang sa 1,000,000 taon, tanging sina Song Yufeng at Baihua Fairy lamang ang may lakas na makalusot. Kung sila ay nagpatuloy sa paglilinang dito, malaki ang posibilidad na sila ay makalusot sa Azura Battle Spirit. At hangga't pareho silang nakalusot sa antas na iyon, magkakaroon din ng lakas ang panig ni Xingju para labanan ang Azura Battle Spirit ng Tian Daupik. Iyon ang dahilan kung bakit ang Azura Battle Spirit ang pinakakailangan ni Xingju at ng iba pa ngayon. Kaya naman tumigil ang lahat sa paglilinang at ibinigay ang buong lakas sa kanilang dalawa para makalusot sila ng sabay-sabay. Swoosh, swoosh, swoosh. Nagsimulang damaloy ang mga agos ng malaambon na gas sa kanilang dalawa. Bagamat paunti-unti ng paunti-unti ang ambon, palakas ng palakas ang enerhiya sa loob ng kanilang katawan. Lalong naginit ang tingin ng lahat, at naghahabol pa sila ng hininga. Sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat na malapit nang masira ang dalawa. Ha! Biglang nagmulat ang dalawa at sabay na napasigaw. Ang malakas na tunog ay yumanig sa mga puno, ang lupa ay nanginig, at ang mga patong ng enerhiya ay lumabas. Maging si Xingju at ang iba pa ay hindi nakatiis at paulit-ulit na napabuga ng hangin. Tingnan mo, nagtagumpay ba sila? Sa sandaling ito, may sumigaw sa gulat. Dahil nang mawala ang parang bagyo na enerhiya, si Song Yufeng at Baihua Fairy ay nababalot na sa isang layer ng banayad na liwanag. Nang makita ang eksenang ito, ang sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang komportableng ngiti. Hindi maramdaman ng iba ang aura nilang dalawa sa sandaling ito, ngunit malinaw na nararamdaman ito ni Xingju. Ang aura ni na Song Yufeng at Baihua Fairy ay masasabing eksaktong kapareho ng aura ng lalaki mula sa Dao Clan noong araw na iyon. Nangangahulugan ito na naabot na nilang dalawa ang Azura Battle Spirit, at nangangahulugan din ito na ang eksperto mula sa Tian Daupik ay mayroon lamang isang mababang yugto ng Azura Battle Spirit. Nangangahulugan ang resulta na ito na hanggat walang dumating na bagong eksperto mula sa Tian Daupik, sa lakas ni na Song Yufeng at Baihua Fairy, maaari na nilang harapin ang misteryosong diwa ng labanan ng Azura.
Kahit na hindi nila ito matalo, hindi magiging problema ang pagkaantala. Oh! Sa wakas, ang banayad na liwanag ay sumanib sa kanilang dalawa, at ang mga pigurya ni na Song Yufeng at Bai Hua Ferry ay muling lumitaw sa paningin ng lahat. Nakangiti silang dalawa, puno ng saya sa kanilang mga mukha. Binabati ko kayo, sa tingin ko makakaalis na tayo sa lugar na ito. Lumapit si Xing Jun na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makalusot silang dalawa, halos na-absorb na nila ang kakaibang kapangyarihan dito, kaya walang kwenta ang pananatili rito. Bukod dito, sa puso ni Xing Jun at ng iba pa, may buhol sa kanilang mga puso. Iyon ay, natakot sila na ang Dusky Royal City, Flower Valley, at Dragon Sect ay madamay at mamasaker. Ngayon na sila ay nasa Fallen Goose Valley, sila ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ng mga talisman ng komunikasyon ay hindi maipadala, kaya malalaman lamang nila ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng pag-alis sa lugar na ito. Oo, oras na para ay settle ang score sa Tian Dao Peak. Pero ang paglalakbay na ito ay puno ng kawalan ng katiyakan, kaya mas mabuti na tayong tatlo ang magsama. Hayaan ang iba na manatili dito. Tumanggo si Song Yufeng, at habang nagsasalita siya, hinawakan niya si Xing Ju at naghanda na umalis sa lugar na ito. Brother, gusto ko din pumunta. Tunit sa sandaling ito, hinawakan ni Zumi ang manggas ni Xing Ju, ang kanyang pulang dugo na mga mata ay kumikislap na may nagsusumamong tingin. City Lord, tayo na rin. My Lord, handa kaming sumunod sa iyo hanggang kamatayan. City Lord, mangyaring isama mo kami. Ang mga tao mula sa Dusky Royal City, Dragon Sect, at Flower Valley ay lumapit lahat para magtanong. Alam nila na hiniling ni Xing Ju at ng iba pa na manatili sila dito dahil natatakot sila na makatagpo sila ng panganib. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni na Song Yufeng at Bai Hua Ferry ay bumagsak sa diwa ng labanan ng Azura. Ngunit ang Tian Dao Peak ay nauugnay sa isang Dao Clan na kumokontrol sa ibang mundo, kaya hindi nila magagarantiya na walang anumang aksidente sa biyaheng ito. Ngunit sa kanilang mga puso, handa na silang mabuhay at mamatay ng magkasama. Ano man ang tagumpay o pagkatalo, handa silang sundan si Xing Ju at ang iba pa sa Tian Dao Peak para sa labanan. Sa sandaling ito, pinayuhan ni Xing Ju. Hayaan mo sila. Sa katunayan, hindi magagarantiyahan ni Xing Ju na pagkatapos niyang umalis, si Zumi at ang iba pa ay magiging ligtas na gaya ng dati. Dahil sa nakalipas na 20 araw, si Xing Ju at ang iba pa ay nakarinig ng mga kakaibang tunog, na tila isang uri ng mabangis na nilalang. Black Hole, si Xing Ju, na inatake na ng hindi kilalang halimaw, ay maaaring maghinuha na talagang may iba pang mga nilalang sa Fallen Goose Valley na ito bukod sa kanila. Naramdaman ni Xing Ju na ang dahilan kung bakit hindi sila inatake ng mga nilalang na iyon ay tila sa kanya. Dahil sa kanyang pag-iral kaya hindi nang ahas na lumapit ang mga nilalang na iyon. Bagamat hindi niya alam ang tiyak na dahilan, may premonition si Xing Ju na kapag umalis siya rito, maaaring atakihin ng mga nilalang na iyon si Zumi at ang iba pa. Sa oras na iyon, hindi lamang ito magiging isang ligtas na kanlungan, ngunit ito rin ay magiging isang lugar ng mga bangungot para sa lahat. Sige, kung gayon, makipaglaban tayo hanggang kamatayan sa Tian Dao Peak. Nang makita ito, hindi na tumanggi si na Song Yufeng at Bai Hua Ferry. Pagkatapos, iwinagayway ni Song Yufeng ang kanyang manggas, at ang mga bola ng liwanag ng enerhiya ay bumalat kay Xing Ju at sa iba pa. Pagkatapos, lumukso ang pigurya ni Song Yufeng, at lahat ay sumunod sa kanya nang hindi mapigilan sa hangin. Napakabilis ng kanilang takbo kaya sa isang kisap mata ay sumugod sila palabas ng kagubatan at dumiretso sa tuktok ng lambak. Ito ang kapangyarihan ng isang Azura Battle Spirit. Napakalakas. Namangha ang lahat, dahil sa liwanag na ito, hindi lamang ang kanilang bilis ay tumaas ng husto, ngunit naramdaman din nila ang isang napakalakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Hayaan mo akong maranasan ang spirit formation ng Fallen Goose Valley na ito. Sa sandaling ito, si Song Yufeng ay nasa mataas na espiritu at puno ng moral. Matapos maabot ang espiritu ng labanan ng Azura, ang kanyang buong pagkatao ay tila nagbago, at ang kanyang kumpiyansa ay tila nag-obol. Ha! Naghagis siya ng suntok pataas. Nagtagal ang gininto ang liwanag, at isang higanteng dragon na may kapal na 100 metro ang pumailan lang sa kalangitan. Sa isang nakasisilaw na kinang at isang nakakatalam na dagandong ng dragon, ito ay pumailan lang sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang kalawakan ay nanginig, ang mga batong pader ay yumanig, at ang kagubatan sa ibaba ay umindayog sa kaliwat kanan, na tila kaya nitong sirain ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Boom! Ngunit nang umabot sa tuktok ng lambak ang ganoong kalakas na suntok, tila tumama ito sa isang hindi masisirang platong bakal. Matapos tanggihan ng nakakatakot na enerhiyang bagyo, bumalik sa normal ang lahat. Ang hadlang na sumaklaw sa Fallen Goose Valley ay hindi nasira kahit kaunti, ni kahit kititing na ripple. Ito. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Song Yufeng, na dating puno ng kumpiyansa, ay tila nakaranas ng matinding dagok. Biglang namutla ang mukha niya at nakabuka ang bibig na parang hindi makapaniwala.